blessed and hated God, and they rebelled not against his word. He turned their waters into blood and slew their fish. Their land brought forth frogs in abundance in the chambers of their kings. Spake, and there came diverse sorts of lies and lice in all their coasts. He gave them hail for rain and flaming fire in their land. Smote their vines also and their fig trees and brake the trees of their coasts. He spake, and the locusts came and caterpillars and none without number. They did eat all the herbs of their land and devoured the fruit of their ground. He smote also all the firstborn in their land, the chief of all their strength. He brought them forth also with silver and gold, and there was not one feeble person among their tribes. Egypt was glad when they departed, for the fear of them fell upon them. He spread a cloud for a covering and fire to give light in the night. The people asked, and he brought quails, and satisfied them with the bread of heaven. He opened the rock, and the waters gushed out. They ran in the dry places like a river. For he remembered his holy promise, and Abraham his servant. He brought forth his people with joy, and his chosen with gladness. And gave them the lands of the heathen, and they inherited the labor of the people. Bisabay, that they might observe his statutes, and keep his laws. Praise ye the Lord. Let's pray. Lord, ang salamat sa iyong mga salita again, na again, mag-aalala namin, at we celebrate, Lord, your faithfulness, Panginoon, lagi naman. But yung mga time, nakatulad nito, Lord, kaya kung mismo nag-set ang example, yung mga time, Panginoon, nagpapakita, mag-gather kami, at pakita ngayon yung kabutihan, alalaan ninyong kabutihan, Panginoon, pasalamat sa iyo, Panginoon, sa kung paano namin kaya, Panginoon, I pray na kayo pong malulati, mapuri sa araw nito, Lord, as always, Panginoon. So, hindi na po kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Good morning po. Actually, ngayong umaga po, pero ang title po natin is, sabi kanina, Give Thanks to the Lord. Unto the Lord. So, medyo simple lang, pero nawa, pagpalain tayo. Amen? Lagi naman. Pero, alam niyo, pagpastor ka pala, maraming pinipira si Brad, ha? Yung nakakapong JJX pa kami. Yung may ang kala ko, di nungutulog, eh. So, ako din, pinipira ko yung mga medal niyo. Ano, pinipira ko, umbagal ko, kasi nakapasalamat ako, eh. Ano yun po yan? Malapat-dapat ba ito? Pero hindi. Nakunti pala tayo, pero ginagawa natin dapat natin magawa. Amen? Kaya natin magawa, dapat natin magawa. Pero mamayan, sana di maging emotional yun. Anyway, so, pero itong umaga po, balikan lang natin yung 2021 at 2022 na preaching ko lang. Okay, mamayang hapon, part 2, napaganda ng binasa natin, amen? Amen. Ganda pala rito, no? Yan yung palaki ng tato, eh. Kompleto na yung kwento, di ba? Especially, yung katapatan ng Diyos sa kanila. All those years, at hanggang sa ngayon, makakarelate tayo dyan. Kaya dapat tayong pasalamat, amen? Amen. Okay lang kayo, children, eh, po? Wala na ba iba? Kasi ano ba yan? Okay na yan. Titigan nyo lang ha. Kung mayroon nyo akong tingnan, titigan nyo yung... Anong tawag nyo sa maliliit na orange? Kit-kat. Kiat-kiat. Yan, yan, yan. Halitan nyo. Bira, kaya nga binili yan. Eh. Mura lang yan. Nakadiscount ako nyo. May palitan. Lagay nyo rin mo sir. Lagay dyan. Lagay na siya na dyan. Okay, so review po natin last 2021. Maganda kasi yung mga message natin noon. Yung iba wala. Sinong wala pa dito ng 2021? November ka lang, December to eh. Balikan lang natin ha. So ang title po natin last 2021 is Magnify Him with Thanksgiving. Ganda. Ibig sabihin,
Kaya tayo nagpapasalamat, hindi lang yung thank you. Alam niyo yung thank you na gano'n, di ba? Yung wala ka lang, parang huwag ka lang masabihin na hindi ka nag-thank you. Ginawang ka lang pabol. Thank you. Preaching si Pastor na ganyan. Hindi kasi parang, depende nga sa mga bata kasi, normal yung mga, di para turuan. Kaya ang Panginoon talaga sinadya niya na mayroong okasyon nun na talagang feast yun. O sa ating mga baptist ngayon, dito, ito na lang sa atin. Iba, Christmas party pa eh. Kaya kahapon, medyo konti kami, pero marami pa rin. Pinagawang kami ng mga Christmas party, Sabado. Mga to. May imagine ko nung ginawa ng mga bata ito, no? Mga bakla na naman sa'yo, bumida ito. Minsan naisip ko, kailangan lalo tayo ng mga tao. Then, kanina, nakikita mga Catholic na, ayan, maganda-ganda, di ba? Anong 12-12 na rin, ano yan? Ano, alalagyan natin dyan? Kaso ang laki, hindi lang makikita yung ano. Yung ulbas na binili nung ano. Ayan. Okay ba? Ayan. Okay. Props ko ngayon yan. Okay. Hindi kakain ako. Kasi ba? Diba? So, kaya yun po, no? So, binamagnify. Pag tayo ay pinapakita natin pagpapala ng Panginoon, hindi yabang. Iba rin naman may yabang eh. May iba talaga nag-iayabang. Pero may way kung paano mapasalamat ka, hindi ka nag-iayabang. Okay? Kaya nga, sa totoo lang po ngayon, nung alala ko lang si Pastor sa yung lagi siya sabi, ang hirap sa Pastor talaga, hindi yung minsan physically. Sa utak. Ang naisip ko lagi ngayon, para tayo mga paggagawin natin, but more on yung ano kasi yun eh, yung hindi lang economy, but yung mundo natin ngayon, sabi nga, information age ngayon eh. So maganda sana kasi yung information freely ilalabas, kaso may kalabang pa rin. Even mga baptist, nakukurap yung iba. So doon lagi utak ko, paano kayo may handa? Kasi balikan ko lang yung huling-huli, di ba? Ganda sabi doon. Ang dami nila sinabi, para sa lahat yun. Masalamat tayo sa Panginoon, ang daming ginawa ng Panginoon sa kanila. Pero pinaka-objective nun, that they might observe statutes. So kaya pag nakikita mo yung mga tao, sayang naman ito, magdiligtas. Pati yung mga Jehovah kahapon, mga Jehovah's post witness, active na active din. Nakakawa din, no? So, paano nga natin siya madala sa Panginoon? Yun ang tanong eh. Yung lagi yung burden. Hindi pwede yung dilalabanan yung false doctrine. So anyway, kayo po, kaya yung sabi ko kanina, ano bang gusto nyo magawa para sa Panginoon? Obviously, mga bata, nag-prepare pa lang kayo. So aral lang, aral, pray. Yung magagawa nyo ngayon, gawin nyo na. Maraming yung expectation na sa inyo. Gawin nyo na, okay? Kaya gusto ko sabihin dito, yung kaya magnify yung Thanksgiving, parang Diyos ay may taas. Ang ngayon yung ba nasobrahan naman, talagang rakrakan, Jesus, Jesus. In a way, yan doon yung picture ng namamagnify Jesus, kaso na mali. Dahil kung pag nakikita yung mga Catholic, ganyan din yan. Yung mga pista-pista rin, di ba? So namamagnify ba si Jesus? Outwardly, oo, oh, parang eh. Ay, Pentecost, ganun din naman. Kaya kung ingay yun, puro ingay. Kaya saan ba naman magnify yung Panginoon? Yun ang tanong. Kaya introduction natin nun, magnify, sabihin, may taas, please, thanksgiving, sabihin ng please, masiyahan siya. Maging masaya ang Diyos sa ginagawa natin pag nagpasalamat tayo. Kaya na magiging yung kanina, hindi lang ang thanksgiving, magpasalamat, katapos na. Actually, pag talagang pinapakita mo dapat na nagpapasalamat ka. Amen? Nakakita na ba kayong tao ng salamat po, salamat po. Oo, nakinig ko na eh. Pero bakit ganun yung iba? Mare, ano? Isa, pag nag-solve niyo, may ganun. Yung iba, hindi lahat.
Diba? Pakainin ka pa nga. Iba naman, orari, natulungan mo sa ibang bagay. Diba? Hindi matapos yung pasalamat eh. Minsan okay na lang yung salita, pero mas okay kung talagang kung ano yung gusto niya, diba? Ganun ang ginagawa. Diba? Ano bang gusto mo? Nalala ko ngayon si Elisha, diba? Kasi yung isang Shunammite woman ay ang dami ginagawa. Mayaman kasi, diba? It was a great woman. Alam niya kwento. Eh, si Elisha, yung mga tunay na lingkod ng Diyos, hindi naman niya nabusado eh. Pero nakikita niya, sabi niya, ang dami ginagawa. Pinagawa siya ng sariling chamber. Hindi mo alam kung bahay yun. Kwapo lang. Amen? Imagine mo yun. Kaya bandang muli, sabi niya, ano ba yung pwede kong magawa sa'yo? Sabi ni Elisha. So, ganun na maganda yung attitude natin. Amen? At yung iba sa inyo, nakikita ko yun. Nakikita nyo na nag-aaral tayo dito, nag-provide tayo ng place para kayo matuto and then i-apply agad yung matututunan nyo. Yun yung church. Anong pansala? Anong gagawin nyo? Yung iba, nag-uusa na. Salamat. Amen? At ganun tayo dapat. Kaya, hey, balik tayo dito sa magnify. So, mayroon tayo 7 points. Bilis ako na lang to. So, what makes our thanksgiving pleasing to the Lord? Yun yung importante eh. Yung nagpasalamat ka, katulad dito ng mga prutas ngayon, gandang tingnan, di ba? Pero mas marami yan, mas talagang ito kasi nakatapat sa akin, yung ano eh. Ayan ang ting, ano eh. Bulok eh. Pero sa loob yan, okay yan, di ba? Kasi mahal na mahal yung sobrang ganda eh, no? Sino pa na nagdala nito? Ate March, amen. Ah, si Ma'am Joanne, si Christian. Tatanong kahapon ko, okay lang. Pero kaya sinabi ko po sa inyo yun, kasi ganun din sa Israel dati. Dati alam ko mahal ang prutas niya. Kaya kami wala din. Pero yan, props na lang. So, ano yung nakaka-please sa Diyos? Maayos, di ba? So kaya tayo, dinitrain tayo dito maayos ang suot. Sino hindi maayos ang suot, hindi ko nasabihin. Pero kahit yung mga magkakapatid, okay naman, di ba? Kaya ano na, maplease sa Panginoon. Sa damit pa lang yan, salita. Of course, lalo na. Kantahan. Pag yung kantahan natin, parang bali-bali ba yung tawag nila doon? Bahala na. No? So, hindi maganda. Pero, pag inayos o pinaktis mo, kanina na, kala na kayo, ha? Meron lagi, ha? Ano, professional. Kaya sabi dito, ano yung nakaka-please sa Panginoon pag dahil nagpasalamat? Number one, the Psalm 69 po yan. Hindi ko na babalikan, ha? Pero yung mga points lang natin, it's done by saved people. Importante, yan. Nabanggit ko kanina iba. Napaka- tinataas daw yung pangalan ng Panginoon, di naman ligtas. So, di ba yun yung glaring dun eh? Ako, yan ang na-imagine ko madalas sasabihin sa'yo, ba't mo ba tinitira yung iglesia ni Manalo? Nakita ko ba yung celebration nila dito sa malaki nila stadium? Pati iglesia ni Soriano, meron na rin pala. Isang man yun. Paligsahan na sila dyan. Ligtas ba kayo? Yun ang tanong. Ito nga gamitin ko isa. Bago. Hello, check. Yan. Hello, ay pinatay ko pala. Tatampo eh. Ayun. Isa na ako. Isa yan, oh. Yan, so dapat una, kung magpupuri ka, magpapasalamat ka, anong pinapasalamat mo? Sa impyerno ka pupunta? Sige nga. Kaya point number one, it's done by saved people, yung nakakapag-please sa Diyos. Kaya ganoon din tayo, may iba na hindi paligtas dito. Ganoon yung ligtas kayo, magtanong kayo dito. At kami naman ang actually nauunang mag-approach dyan sa bagay na yan, di ba? So huwag ka lang magkunwari. Mahirap yun. And then verse 30, no? Tignan ko na nga rin. Psalm 69. Verse 13, yan. In the truth of thy salvation, so save people. And then, dyan pa rin, sabi dyan, in the truth. So dapat, ang thanksgiving mo, yun yan, sa katotohanan.
Sabihin, kaya ka nagpapasalamat, talaga nagpapasalamat ka. Eh, pastor, may magpapasalamat ba kunwari? Ba't naman siya magkukunwari? Bakit nga sinasabing katotohanan? Obviously, meron. Meron po dyan. Lagi ko nabanggit sa inyo yung si Kokma naman. Iba naman. Ay, mga politiko, magpapasalamat yan. Kahit yung iglesia, mag-birthday ng iglesia, ganyan. Maglalagay ng poster dyan, no? Salamat po, Iranyo, ganyan, ganyan. Iranyo pa rin ba? Eduardo. Si Eduardo, kung sino man yan. At gagaya pa yung iba dyan. Nagpapasalamat kunwari, pero pumapapel yun. Naintindihan mo siya sabi ko? Eh ngayon, mga Christmas pa, ganun din yan. Yung mga pag mga event na ganyan, di ka na ang hirap magtiwala na eh. Yung iba, salamat po sa suporta. Eh, nagdaya ka naman sa eleksyon ng suporta. Alam ko yung mga laos ng artista, ganun din. Wala ka naman dyan dahil yung suportahan kayo kasi walang choice eh. Ikaw yung nilagay ng stasyon mo dyan eh. Ayun, si, nakita ko pala si, sorry na naman ha. Yung lumalabas sa feed ko eh. Ginahanap ko kayo. Hindi ko, totoo yun, di ba? Lagi natin illustration si Megastar, Superstar. Eh ngayon may bago, alam niyo ba yun? Kaya tayo paghiwalay. The Best Asia, ganyan-ganyan. Hindi ko makakilala yun eh. Hindi siya naging best dahil talagang best siya eh. Yung mga taong nasa likod nun. Kunwari lang yun. Kaya sinasabi ko dito, magpapasalamat sa Diyos sa totoo. Lord, salamat po sa impyerno na pupunta. O hindi ko siguradong ligtas ako. Anong klase yun? And number one na dahil ligtas ka. Pangalawa, sa katotohanan. It is done in truth. Kung medyo may duda kayo, ano mga bata, ba't ako magpapasalamat sa Diyos? Sige, alamin mo. Kaya ito, inaaral natin. Pag naintindihan mo, wala, ligtas ka na. Salamat. Pangalawa, talaga nagpapasalamat ka kasi naintindihan mo sa katotohanan na ikaw ay pinagpala ng Diyos. At alam mong sa Diyos kasi hindi ka nandaya. Amen? Ang dami yung mandaraya. Tapos magpapasalamat ko na rin sa Diyos. Di doble-doble na yung kayo po kung ito anon. Alam ko, hindi ako hard preaching yun eh. Pero wala eh. Anyway, number 3, itong 2 to 12 po, pag binasa nyo to, ito po yung puro troublesome. Kinuwento dito kung paano si David ay, sa umpisa po, Isaac and Deep Mar. Hindi ko na ulitin ha. Pero ito po yung nangyari sa kanya, puro troubles, puro problema. Kaya ang point number 3, pwede ka ba magpasalamat pag may problema ka? Ito nga yung tema nito eh. May problema siya, nagpapasalamat siya. Iba sa atin ang problema. Kaya lalo ka nalulugong minsan dyan, hindi mo na recognize ang Diyos kayang iyahon dyan. Amen. Tsaka ang ganda po nung lagi na kwento sa inyo, di ba? Yung bukod sa church, taba may makikilala kami isang tao, ang ganda-ganda ng aura. Kasi kahit mahirap siya, positive ang outlook sa buhay. Hindi yung katulad nung mga tao na first world problems nga. Nakita nyo ba yun? Minsan papakita ko sa inyo yun. Matatawa ka na maasal ka eh. Umiiyak siya, natapon yung gatos. Kaya yung, ano ba yung mga pinakita doon? Kalimutan ko din eh. Basta yung mga maarte. Iba sa inyo yun ang problema. Ay, yung kukuko na ano. Natanggal eh. Kasi pinapaganda yung mga babae nga. Tingnan nga mga kuko nyo. Nakakasal yung ganyan ha, hindi ko kami napakilaman pero ayos ka ng ayos ng kuko, anong sabihin na, wala kang ginagawa. May friend ako dating ganyan, pinakita niya, araw-araw, bago, anong ginagawa sa buhay. So si David, nagpasalamat siya sa Panginoon pa rin, at tayo dapat din. Kaya lagi natin binibis yung katotohanan ng Diyos, kung ligtas ka, lumalakad ka, naglilingkod ka pa sa Diyos. Tapos mahirap ka. Eh, mas talo mo pa yung mga sobrang yaman, nakakasuka naman pag tinignan ng Diyos. Ang tigas naman ang mukha nito. Papasalamat, di naman nakakilala sa Diyos. By the way, naalala ko si Baptist Day. Pumuporma na naman. Alam niyo kung sino yung guest nila daw. Ewan ko kung sa January yun eh. Si Duterte, Sara Duterte. Ang bira, palala ng palala. Visible lang si Avante.
Pero sige lang. Wala na ano pa. Yung iba dating din na Nike Amen doon, parang ngayon Nike ano na rin eh, yung bira to si Avante ah. Ba't ko nasabi yun? Ngayon, so pag naglilingkod ka sa Diyos, positive na agad yun. Eh, naiintindihan nyo ba yun? Dapat magpasalamat ka, hindi ka tulad nung mga yun. Pinagtatawanan sigurado, kaya tayo minsan pinagtatawanan natin din sila. Hindi sana ano eh, hindi sa'yo naaawa tayo. Hindi, dahil doon kasi nakikita natin yung hypocrisy, yung contrast ba. Supposedly, ang yaman nila, wow, bongga, hindi na biblis ang Diyos sa'yo. Kaya dapat tayo, kahit mahirap ka, alam mo, again, gawin mo na talagang pleasing ka sa Diyos. For example, kahapon kami, bagay, hindi namin solwin kasi nga, dahil gagawin. Ginabi na rin kami, bakit ba? Hindi, tagal natin nakalit kasi nga yung program. Saka naghatid pa naman. So, pag na-imagine mo yung hirap natin dito, umihira. Kasi ba, tinataguan na rin tayo. Ang hirap maglingkod sa Diyos, amen? Amen. Sino dito ang dating patago-tago? Magyan na nung sabihin. Amen. Sana hindi na, amen? So maglingkod ka na sa Diyos, so masaya. And then, kahit may problema, at yun ang example ni David. May kaisa naman, ikaw yung andun nga, pag-uusapan ka, yung Diyos mismo nakatingin sa'yo. Ipokwito naman itong mga to. Amen? Baptist Day! Yes! Tinalo niyo ba yung ano? So number 19 yan ba? Sino dito yung depressed na depressed? Tingnan nga yung mga mukha niyo. Oh, nagbago na. Dapat lang naman di tayo, ano, amen? Kasi yun ang again yung context dito. Pang-apat, bilisan ko na lang. So number one, ano yung thanksgiving na nakaka-please sa Diyos? Una, number one, dapat ginagawa yun ng mga taong ligtas. Pangalawa, ito yung ginagawa sa katotohanan. Pangatlo, it's even done in troubles times. So kahit may problema ka, nagpapasalamat ka pa sa ganda nun. And then number four, 7 to 18. Sabi dyan, paibasa nga, ready go. And I say not thy face from thy servant, for I am in trouble, hear me speedily. Draw nigh unto my soul, and redeem it. Deliver me because of my enemies. So sabi yung hide not thy face, mga katatapos lang din natin yan, di ba? Yung example natin. Yung sabihin ng gusto mong hanapin ang mukha ng Diyos, hindi lang parang tingnan. Kumbaga, gusto nyo yung hindi tayo iwanan, parang ganun. Hindi tayo isnabin, yan yung ano dyan, di ba? Yung sabi nyo dyan, sorry, nagkamali ako ng... Hindi, tama. Sabi dyan, draw nigh. Sa 80 naman, no? So, anong gusto niyang gawin dyan? Hide not thy face, draw nigh unto my soul. Anong gusto niyang mangyari sa Diyos? Lumapit. Lumapit ang Diyos sa kanya. Siya naman, nilalapit naman yung Diyos. Nilalapit naman niya, sarili niya sa Diyos. Okay, so ano yung thanksgiving doon? Ano yung characteristic ng thanksgiving? Ano yung nakaka-please sa Diyos? Ano? Yung maganda example dito, yung naisip ko yung kayo sa Bible na naman, pero mayroon yung sa kay Absalom. Kunwari, mga magulang, kunwari, yung anak nyo nagkagalit kayo, kung ano may ginawang masama, anong gusto nyong paano siya lumapit sa inyo? Basta lang kunwari, regalong ka na yung mga ganyan, naalala ko siya. Kaya nakikita ko sa film, pero ano naman eh, relevant naman. Kilala mo si Sarah G? Sarah. Napakala naman. Idol-idol yun ang maraming Kristiyano. Kasi Kesyo Christian daw yung tsurang yun. Nabalitaan ko lang kasi yung alam nyo na showbiz. Pero yung nanay yata yung conservative parang ganun, di ba? So, medyo masama yung loob sa kanya. Ewan ko, drama lang. Pinayagam mo na, diba? Wala akong magagawa. Ginagawa siya pinang ano sa kanila ng media. Yung pinagta... yung nag-uusapan. So, kunwari lang, kasi again, di ko sinundan lahat ng kwento ni Sarah G, ha? Bira kayo. Kunwari lang si, nag-asawa na yun, di ba? So, kunwari lang si Ate Marge na lang, ha? Siya yung conservative mother. Okay.
si Rayray, sabi ha, ikaw lang yung ano eh. Wala na, tapos na si Lenlen eh. Nasaan si Lenlen? Wala ni Rayray, ganito. Surah, Sarah G ka. Sikat na sikat ka. Tatanay ko mamaya si Ate Marge. Masama yung loob mo kasi sabi niya, nag-asawa ng mga iglesia ni Manalo. Ano ari? Okay lang yan, ay! O, ito yung kotse. O, sige, huwag ka nang umano sa amin. Anong gusto mo, Ate Marge? Yung talagang gawin niya yung gusto mo na special sa'yo. Mananampalataya ka, importante yun. Disgrace yun sa family niyo, di ba? Mag-asawa ng iglesia ni Manalo. Baptist kayo. Tapos niligaluhan ka naman ng kotse. Nakita niyo. So, ang gusto ng Diyos, lumapit ka sa kanya. Kesa number 4, it's done in personal and sincere manner. Lalabi, oh yan ang panay. Yan yung mga artista na yun eh. Ginagaya pa sa mga opisina, sa ano. Para pang barabaw. Ito yung kotse, ito yung regalo ko ah. Hindi gusto ng Diyos yun. Ang daming beses na sa isaya ko ngayon. Talaga naman. Galit na galit yung Diyos eh. Sabi niya, ayoko na yan. Nasusuka na ako sa mga offering nyo eh. Kahit ang daming offering nyo, ganyan minsan yung mga church eh. Magpupuri ka ba dyan? Yung choir nyo, ang ganda, kinakanta nyo, praise the Lord, let us serve the Lord. Ano yung mga kinakanta sa soul winning doon? The value of one. The value of one. Nag-soul winning ba ito mga to? Hindi po. Ano yung soul winning? Hindi, suka-suka kayo ng Diyos sa'yo. Bibita ka lang dyan eh. Tawa tuloy sa yung Facebook naman, alam niyo yung mga rock and roll ano, church. Pati yung drummer nila, yung wala talagang magawa eh, pag malaki kang pera, tapos lalabas at lalabas yan, yung pwede nagpuri ka sa Panginoon, di Jesus, Jesus, you know. Yung drummer nila, siguro walang, gusto nila may bagong makita yung mga tao, kasi ganyan yung mga churches na yun. So ginawa nyo, pinaikot, nakita nyo ba yun? Pinaikot yung share ko nga yun, mga tanga talaga eh. Yung drama nila habang nag-drum, umiikot. Tapos rock na. May sa Lord. Loko-loko eh. So number 4, pwede ba kung magpapasalamat ka, magpasalamat ka. Kung ano yung gusto niya, yun ang gawin mo. Hindi yung opposite, tas babarahan mo lang yung anong pera. Yan, kotse, yan, huwag ka na magreklamo. Eh, yung ba nga, kaya naalala ko yun, yung ano pa ang tawag dito? Ipa-public pa. Ibig sabihin, ang tawag doon, yung hot seat ka pa. Parang nga, ganun yung case, si Ate Marge. Na mayaman na to, interview ko nung ari. Ate Marge, ano masabi mo? Si Rayray, nag-asawa na anak ng demonyo. E di syempre, iiyak na yun. Syempre, hindi po. Ito pala yung regalo niya sa'yo, kotse. Anong gagawin mo doon? Eh, pag hindi ka malakas-lakas, tsaka una, huwag ka nang pupunta sa mga ganun kasi. Isi-set up ka dun eh. Ganyan po yung mga bata ngayon. Mga walang nga din. Pero ganun ng maraming church yung ganun. Kaya ngayon, Pasko, di ba? Yan ang tema ngayon. Ano? Si Mariah, si, ano lang kung makikita dyan, si Mariah Carey, tsaka si Jose Marichan eh. Eh, tataas ba si Jesus dyan? Gusto mo itaas si Jesus, ano ba yung gusto niya? Maligtas yung tao. Tapos post-doctrine ka dyan, huwag pag-usapan. So tuloy ko na lang po ito kasi review lang to. So, number 5, 22. Ito matindi rin kasi medyo mahaba, no? Pero yung kwento dito is, yung kalaban niya is, kumbaga ang pinag-pray ni David ay matalo niya yung mga kalaban niya. So again, yung panahon ni David, yung mga kalaban niya dyan, hindi lang basta kalaban ng Ukraine versus Russia. Talagang kalaban ng Diyos yun. The fact na kinakalaban nila yung people of God at that time, kalaban ng Diyos yun. Kaya ang panalangin ni David sa Panginoon, eh talunin niya yan. Okay? Let them be blotted out of the book of the living, not be written in the righteous. So, mamatay na, parang ganun. So, pero sa 29, sabi dyan, but I am poor and sorrowful, let thy salvation, O God,
set me up on high. And then sa 35 to 36, sabi dyan, for the Lord healeth the poor and despiseth not his prisoners. Let the heaven and earth praise him, the seas and everything that moveth therein. So ang sinasabi niya, magpuri sa Diyos. Ba't niya pinupuri ang Diyos? Kasi naniniwala siya na gagawin ng Diyos yun. Amen? Kunwari nga, ikaw, naglilingkod ka sa Diyos ngayon, tapos matatakot ka bang wala kang kakainin bukas, naglilingkod ka sa Diyos. Natutuo, ha? Oh, well, may pagsubok, pero pwede kang umasa. Kaya ang point number 5 natin nun is, it is done in hope. Ibig sabihin, yung Thanksgiving na nakakapli sa Diyos, yung alam ng Diyos na naniniwala ka sa Kanya, hindi yung parang meron ding mga parinig lang eh. Nari, alala ko na naman yung ng budol sa atin niya, sabi. Ito mo, mabuti kang tao eh. Salamat sa Diyos at mabuti kang tao. Actually, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan. Sigurado ko, tutulungan mo ko kasi ganyan ko eh. Sinasabi niya ba yun dahil alam niya yun o nang bubudol na? Imagine nyo, gawin nyo sa Diyos yan. Diba? Iba, ganun ginagawa. Kaya hindi yung pleasing sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung naniniwala ka talaga. Kasi pag naniniwala ka sa Kanya, hindi ikaw yung parang nagmamadali. Amen? Amen. Parang may utang na loob siya sa atin. Kaya sabi doon, ngayon na po yun, no? Number 6, 13:31, balikan natin. Sabi niya, I will praise the name of God with a song and magnify Him with thanksgiving. This also shall please the Lord better than ox or bullock that hath horns and hoofs. Ibig sabihin, shall please. Ibig sabihin doon, magnify Him with thanksgiving. Ibig sabihin, bakit nabanggit na naman yung Diyos? Eh, may mga problema siya. Pag sinabing magnify, siya yung, alam niyo naman yung magnify, di ba? Lang illustration sa magnifying, kailan lang, ang daming nilabas ng nasa na, image ng sun. Ewan ko pa, nakatulong sa atin yun. Pero, iba na, minamagnify yung maliit na bagay. Pag nag-magnify ka, zoom eh, alam niyo yan, mga bata, di ba? Pag zinom nyo, ano nangyayari? Ito, magiging malaki, di ba? At pag nag-focus ka pa doon sa isang maliit na yon, pag pinocus yun, tapos pinalaki yan, bilo ako, minagnify, makikita mo doon, baka may mga maliliit na insekto pa dyan. Okay, alam nyo ba yun? Then, pag pinalakihan mo pa, makikita mo yung mga cells. Makikita mo yung cells, ano mas maliit pa sa cells? Yung mga organelles, no? Yung parang tayo may organ, sila may organelles, yung maliliit na cell. Hindi, wala ka pa ito. Saka pa, yung DNA, andun lang yung sa loob ng ano, ang nucleus pinaprocess, kaya yung science tayo ngayon. So, sa nucleus pinaprocess yun, pero kahit saan yun, nandun yung DNA, RNA, mitochondria, di ba? Ano ba yung mga organelles yun talaga? Ano yung mga tubes? Yun na yun. Ano mas maliit pa doon? Ano nasa loob ng nucleus? Wala na. Hindi, mayroon pa rin. So, ano nga, gusto ko na sabihin dito, bakit? Pag ito lang yung tinignan mo, wala yung nucleus dyan. Ang pinakamalit pa doon yung mga molecules and then atoms. So, pati mo makita, pag big picture kasi, di ba, na-appreciate mo na yung maganda ng orange. Pero, pag minagnify mo yan, kahit ano kaya, mas nakikita mo yung detalye. At lalo ka mamamang, ang galing pala ng orange. No? Kaya pala dumadami orange, may mga tumikilos pala sa loob niya, di ba? Paano niya nagpre-reproduce? Bakit yung puno, laging yun ang bunga? Kasi isang DNA nun. Naboring na yung walang alam sa biology. Anyway. Okay, so, ang gusto natin ng Panginoon ngayon, i-magnify natin. Pag nagpapasalamat ka, bakit yung magpapasalamat? Hindi pwedeng ipigayin yan. Ang pinipigayin ng iba, pero pag nagpapasalamat kang totoo, ang Diyos ang nagtataas. Okay, again, yung balik natin yung mga politiko. Bakit nagpasalamat ko naman? Alam ko si Erap eh. Lahat na nun talaga tinataas niya yung kamay. Hindi na. Wait ka.
Ano ginagawa nito? Siguro pumita siya dun eh. Nakikita ko talaga dun. Magpapapicture lang yun. Kunwari ako si Erap. At siya si Luas pa si Erap eh. No? Tapos ako si Erap. Tapos siya si kakandidato bago lang. Bayaran lang ako niya. Itaas mo lang yung kamay ko. Picture tayo. Iboto. Ezekiel. Patay. Tapos magpapasalamat na ngayon siya sa akin. Pag nagpasalamat siya sa akin, sino na itataas siya? Di ba? In a way siya. Pero lalo na ako. Kasi ang dating nun, huy, kailangan pala ni Erap yun. Though, corrupt yung mga yun, ha? So, balik tayo sa Diyos. May corrupt ang Diyos. Pero maganda dito. Nagpapasalamat. Sino na itataas? Nagliligo tayo sa Diyos. Naglaliligo tayo sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sino na itataas? Yung mga 80s, ang sakit na ng ulo niya. Kasi hindi sila niwala sa Diyos, eh. Pupasalamat mo. Bakit to? Kasi sila nagpapasalamat. Wala naman Diyos. Sakit ng ulo nun. Baya sila sa bakit ulo. Loko-loko sila eh. Nakita nyo ba yun? Lalong naitataas ang Panginoon pag nagpapasalamat ka, tama. Amen. Ang Diyos naitataas, sumasakit ulo na itiis, ang mga kung sino man yan. Pero ang Diyos naitataas lalo, parang isang meme na naman, no? Yung itiis, sabi niya, eh, wala namang Pasko eh. Sabi niya, 2023. Ano sinabi doon? Kalimutan ko talaga. Ayun, sabi niya, 2023 na, naniniwala ka pa rin sa Diyos. Parang sinasabi niya kasi mga modern times, wala, hindi na tayo sa Diyos, 2023 na, tagal na yan. Sabi ng Kristiyano, 2023 since what, or since when? Naintindihan yung tanong? Bakit natin binibilang ang kalendaryo 2023 na ngayon, from what? Kasi hindi naman natin alam kung saan yung Genesis ngayon, yung mga Udyon, sabi nila, talagang yun doon, kalendaryo nila, tsaka yun. But anyway, tayo, tinibilang natin yung ating kalendaryo ngayon sa kapanganakan ni Jesus. So ngayon, yung 80s ngayon, anong gagawin niya? Hindi siya niliwala, kaya sabi niya 2023. Tsaka lahat ng pinipirma niya, 2023. Kahit ayaw niya, ina-acknowledge niya na totoo si Jesus, actually. So sinabi ko lang yung kasi, mag-focus tayo sa Panginoon, mamamagnify siya. At bahala yung iba kung ayaw nila maniwala. And then last, dito sa 32, ito yung nabagitan kanina. So ito yung pinakita yung sila yung nag-aalay sa'yo. Pero sabi dyan, and be glad. Okay? Be humble, be glad. And then sabi niya, the Lord healed the poor, the prisoners. Sabi sa 34, let the heaven and earth, ang gusto sabihin dyan, ang thanksgiving na nakaka-please sa Diyos, una dapat, humble ka. Okay, nabanggit natin kanina, kaya tinitira natin ito mga ito, huwag natin gayahin. So magpapasalamat kasi Diyos, salamat Lord, binigyan mo ako ng ganito this year, next year ko, I want more, pero magpupuri pa rin sa kung anong bigay niyo sa akin, yun ang aking pasasalamatan. Hindi naman yung mapasalamatan yung wala ka, di ba? So mag-humble ka, pero sabi doon, be glad, amen. Kaya pag may nakasimangon sa church, parang hindi ko alam ano bang expectation nyo sa Diyos, di ba? Ano bang sinisimangot nyo, yung mga namamalibos nyo. Iba-ibang acting yan eh. O syempre, alam ka na nakangiti. Parang, eh, makakawa ko, problema itong... Ayan na nga. Kaya dapat, kaya yung point natin dito, it is done. And others also will be glad in the Lord. May mali. So, ba dapat tama yung paggawa mo sa Thanksgiving? At saka, huwag makalimutan ibang tao. Amen? Kaya tayo ngayon, though may ano na tayo sa iba, may fellowship na tayo sa iba. Last time, di ba? So, dito, last time, November 27. Sa alala, last December 9. So, tayo. So, ibig sabihin, hindi natin kinakalimutan ibang tao. Gusto mong magsayang, pasalamat sa Panginoon. Huwag mong kalimutan yung iba. Sabi niya, may the poor, the prisoners, okay? Ngayon, di natin pwede ilabas yung prisoner dito. Hindi ganun. Ha? Ibig sabihin lang, huwag natin kakalimutan. Okay, so yan po yung conclusion po. Last 2021, let us give thanks to the Lord as He commanded and deserve and be blessed. So, pagpuri tayo sa Panginoon, pasalamat tayo sa Kanya. Amen? Hindi pa tayo tapos. Last year, ang atin pong sermon
is yung title po is Offer It for a Thanksgiving. Offer it for a Thanksgiving. Yung ang focus natin dyan sa offering, yung mismong bagay na in-offer. Okay? Leviticus 7 naman tayo dyan. So, obviously, nila tayo nagpapatay ng kung anong hayop. Pero may equivalent pa rin po yan sa ating kapanahon na ngayon. Okay? So, nag-background tayo nung, naalala nyo lahat ng Thanksgiving offering. Okay? Maraming klase po yan. Pero pansinin din natin, yung mga Thanksgiving doon actually hindi lang wala. Okay, naalala ko ito yung mga Christmas party nyo. Tsaka sa amin, buti wala kaming ganun ngayon. Ako naasa na talaga ako sa ganun. Pag ano, hanap tayo, well, something hard, something ano. Ano. Nag-regalo kayo, masama yung loob nyo kasi wala eh. May pilitan lang kayo eh. Ano to lang, kaya ako nag-guilty rin ako kasi naalala ko nung panahon nga. So, eh, bata pa ako na, siguro mga grade 6 ata akong ganyan. Eh, syempre, in a way, malaki na ako, hindi na ako pinapakilaman ni parents ko. So, ano may regalo ko? Inaalala ko, meron akong cassette pat uso nun eh. Alam niyo ba yung cassette? So, may cassette akong, basta may, ayaw ko, nagregalo ako, binili ko na hindi ko na gusto. Yun ang niregalo ko, imagine that. Huwag niyo gagawin niyo na kasi nga bata ako noon, hindi ko naisip yung mga ganun bagay. Sabi ko, kulang pa to ha, lagyan ko ng ibang bagay. Pag may mga natirang papotok sa, nung, papotok kasi may dati, lagyan mo nga ng papotok. Kaya, kaya pag naalala ko, ano kaya kung naisip ko, babae pa naman yung pagbigyan ko. Eh kasi nga, sa pilitan tayo, di ba? O, oh, magregalohan kayo. Hindi na regalo yun, di ba? Nasisira yung idea ng regalo. Ginigalo, bigay mo, gusto mo, walang kapalit. Ba't ko naisip yun? Kasi nga, dapat paglalo sa Diyos, ano yung regalo mo, hindi tira-tira. Di ba? Yan ang ano ng Malakay. Pag may offer sa Diyos, mamatay na, may sakit na, double dead na, kung ano man yan. Sa atin naman, pera ngayon sa atin eh. Yung tira-tira na lang. Ay, pasto, wala mo na ang tights ngayon kasi ito lang yung natira. O yan, 20. Gugusutin pa. Saka ilalagay dun sa diet room kasi gano'n, nagaganong kami. Eh, nagbibilang. Eh, misa nakikita ko yung nagbibilang dun sa opisina. Kaya pala nagreklamo kasi hindi bubuhos ng gano'n. Bago niya bilangin yun. Eh, kung lukot-lukot yun, hindi ginaganon niya po. Imagine niyo, ayusin naman ang konti. Kasi parang may sama daw ng loob pag ginano'n yun. Ay sabi ko pa tas yung so, dapat maayos. Okay, so again, kumakanta tayo. Alam niyo naman yung songs, di ba? Puro papuri sa Panginoon. Sabi nga siya, yun ang pinakamaraming commandments sa Diyos, magpuri sa Panginoon. Tapos, hindi ka magpupuri. Ngayon yung babago kasi. Hindi ka man lang mag-practice. Tapos, or kahit nakapag-practice ka, tinatamad ka pa. Di ba? Nung dati may kwal tayo, lagi yung paalala sa atin eh. May kanta na basta lang makakanta, basta lang marinig yung boses mo, basta lang lumabas yung hangin sa bubig mo, okay na. Hindi. Dapat may maayos pakinggan kasi minamanage dito. Matag doon. Anong term nila doon? Hindi internalize yung boses mo eh. Modulate yan. Minamodulate mo. Nakakalina, gusto mo malakas ang kulang to. Hindi. Naikinig nyo, maganda yung naikinig nyo, pero inaayos. So, ganun din pag nag-alala tayo sa salita ng Diyos, dapat magandang pakinggan. Malinaw. Yun, kaya ang introduction pa lang to, sabi doon, dapat yung ibibigay mo sa Panginoon ay kagamit-gamit, hindi yung kasi yung again yung mga ino-offer dati sa kanila, isa mga ino-offer sa kanila, yung mga kinakain po ng mga priest yun eh. Imagine mo kung may sakit yun. Nako. Di kawawa yung priest. May tatlong points na po tayo, tapusin na natin to. So ano yung mga Thanksgiving na pleasing sa Diyos? Ganun din ah. Pero focus tayo sa mismong binibigay natin. So, number one, it's part of many other offerings. So, sabihin,
again, tayo pag naglilingkod, hindi lang pera-pera. Yung iba kasi ganyan pong utak. Nagbigay na ako, hindi na ako atin. Pwede ba yun? Nagbigay na ako last year. Hindi na ako bibigay ulit. Ano pa? Umatid na ako, hindi na ako kanta. Umatid na ako, babakantayin mo pa ako. So lang, ganun. So, dapat maintindihan natin na yung binibigay natin, parte lang ng marami pa nating inaalay sa Diyos. So, number two, okay, nakafocus tayo sa material eh. No? So, verse 12 dito, mapansin nyo dyan, he offer it for thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of the unleavened bread, unleavened cakes, mingled with oil, unleavened wafers, anointed with oil, and cakes. Kung binabasa nyo yung Bible, mapansin nyo yung detail yun na yan. Eh. Ayaw mo na kapahin kasi, lahat yun sa iba dyan, uulitin pa. So, ang point ko lang dito, at may mga sinasabi pa dyan, di ba, yung fine flour. Hindi yung lalagyan na ng buhangin or something. Di ba? I-offer mo sa Diyos yan eh. Kaya dapat, maayos. Kaya mapansin natin dito, yung material, pati yung tao. Anong klase ng tao dapat gagawin mo? Anong gagawin mo with that? Then, pati dapat yung purpose. Sinabi po yan din sa Leviticus. Dahil maraming type of offering nga, pag nagkasala ka, ganito yung klaseng offering mo. Pag kasalanan ng buong, ano, eh, ganito yung klaseng offering nyo. And then, ito ay obligatory. Ibig sabihin, dapat talaga. And then, laging yung walang blood. Yung panahon na yun, ha? Hindi kasamang blood. And then, yung flesh, fat, holy six, yun lang. Dinefine ng Diyos lahat ng detalye about the offering. Okay? Tapos, unleavened, dapat wala. Yung sabi dito sa 13, besides the king, he shall offer his offering leavened bread with sacrifice of thanksgiving of his peace. So, una napansin ko dito, leavened bread pala, pwede palang i-offer. Dapat ganun. Kasi nga, ganitong point dito, number 2. Consider the details how it is done. Pag nag-offer ka sa Diyos, dapat intindihin mo para saan lang yan. Kasi nga kami, dati lumaking Catholic, hindi na intindihan kasi hindi na intindihan preaching. Tapos talaga, labas, pasok yung tao, hindi mo alam para saan yan. Pag tinanong mo magulang, pag tinanong mo iba, wala yan, basta tradisyon na natin yan eh. Hindi tayo ganun. Dapat intindihan mo lahat. Hindi naman lahat, pero agad-agad, hindi naman agad-agad. Pero mag-isip-isip ka, bakit natin ginagawa to? Kaya tayo dito, puro preaching, di ba? Ayun lang gusto sabihin. So, number one, part of many things. Number two, consider the details of how it is done. Pangatlo, last. So, hindi ito sa lahat, ha, pero mayroong klase ng offering na sabi dyan. In the flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be eaten the same day that it is offered. He shall not leave any of it until the morning. So, detalye na naman yan, pero may binibigay sa kanilang instruction na ito ay pag ito ay pinatay sa ganitong araw, wala na yung huwag mo titira yung bukas. Okay? At very practical po yung alam niya yan, di ba? May sinasabi lalo yung mayayaman tayo, mahiling tayo mag-init-init eh. Actually, kung gusto mo talaga maging healthy daw, yung sabi nila. Kaya huwag kayong yung anak na yung isa't kinukuha yung gusto lang nila kasi takaw. Ang tawag nila dyan, takaw tingin, no? Nakakasa, di ba? Sayang. Practically, scientifically, ganun din po yan. Ang maganda raw lagi, kaya yung mga magaling na ano, hanggat mati, hindi frozen. Pag may ano kasi, may mapapera, kaya mo yun. Tayo minsan, frozen na, initi pa ulit. Hindi sayang. Pero the best mong ginagawa, ang ginagawa nila, huhulihin mo ngayon, lulutuin mo ngayon, after 4 hours, huwag mo na kakainin niya pag may natira. Bakit na sinabi ko kasi, yun ang the best time para i-consume yan. Balik tayo dito, bakit ganun sa offering sa Diyos? Eh, ganun din. So, magkasakit yung mga priest, mga lingkod ng Diyos, yung parang kasakit. Dahil sa kababayan mo. Eh, may instruction na nga ng Diyos dito. Okay? So, eat in the same day, no residue. So, yung point dyan, it should be used for the intended purpose. Ibig sabihin, pag may Thanksgiving tayo, kagamit-gamit yan. Kaya, naalala ko nga, yun, madalas yung mga mag, sino yung nakatanggap ng mag? Nabalitaan ko, yun daw, uso ngayon eh. Eh, useful pa nga yung mag eh. Eh, imagine mo yung niregalo ko yun. Yung akong pangalan na, naalala ko yung pangalan niya eh. Talaga naawa ako eh. Kasi nga, hindi ko ano eh. I don't know better nung mga time na yun.
Kaya nung meron ako, di ako nakapaghanda, nilagay ko na lang doon, ano, binalot ko na. Hindi niya magamit yun, di ko alam, pinapakinggan niya yun, tapos may paputok pa doon, di ko alam, nakapotok ko. Kaya sana ako magpatawad niya na ako pag naalala ko siya. So hindi tayo ganun magregalo sa Panginoon, mag-Thanksgiving. Amen? Mag-offer. Dapat gagamit-gamit. Number one, part of many things. Pangatlo, alamin natin kung paano dapat palagang magpasalamat. So lahat yan, alamin natin kung kaya natin. God mare. And then, kailangan gamitin yun, magamit yun. So, ano yung, again, yung sa kanila, mga offering yan, mga kanina, flour, lahat po yung kinakain. Okay, hindi lahat. Yung iba, binaburn. Pero marami po yung kinakain. Pagkain po yun ng priest. Diba nila pinapakain yung priest? Eh, pero maglingkod sa Diyos ng maayos. Amen? Imagine nyo, kung gutom yung mga lingkod ng Diyos, ano mangyayari? At nangyayari sa marami. Tapusan po tayo, no? Kaya tayo, gusto ko lang i-finalize to. Ang dami ngayon mga lingkod ng Diyos. In a way, maganda yung simula nila. Pero pag nagutom na, okay, na presyo na sa ministry, kung ano na pinaggagawa, nakakapit na kayo bante yan. Kasi bante yung ano yan. Nakakapit na yan doon. May kilala kong ganun eh. Ayun, makakarap pa sa akin ngayon. Kasi naalala ko yun. Siya yung 20... Kriti ko ni Abante nung una eh. Pero hindi siya vocal. Hindi katulad natin. Pag kami-kami lang, kaya alam ko yung mga yun. Tapos ngayon, nakakapit na rin siya doon. Yun. Anong gusto sabihin? Ano pa ako 6 minutes? Nawala ako yung Abante. Okay. Ayan, ayan. So, yung mga likod ng Diyos, di ba? So, nangyayari, yun nun. Hindi na paghandaan. Ngayon, yung mga member nga, dapat tulungan niyo yung pastor. Pero, yun nga, minsan di pa nga kaya. So, yun, naitindihan natin yun. Pero, ultimately, doon pupunta yun. Kasi gusto mo tuloy-tuloy yung gawain ng Diyos, parang dito, pag binasa niyo po yung Bible, ganyan yan eh. So, pag nakapayabayaan yung mga likod ng Diyos, ang ginagawa nila, nagbabackslide din. Ayan, tulad nga yan, lumalapit yung kanin-kanino. Nagbabackslide din. Tapos sira-sira na pala yung temple nila. Doon sila nag-gather. Tapos dumating pa nga sa point na may mga pollute na. Ibig sabihin, napulig na sa mga falls. By the way, may fog ano na tayo dyan ba? May fog. Ang tawag doon? Smoke machine na tayo. Hindi natin gagamitin dito. Alala ko na si Brad yung sasakyan niya. Kailangan na talaga yun. After mo linisin, man. Babara mo nun. Para kasi pag sumasakay ako nun, para magkakasakay. Hindi, maganda yung pag, ano, sabi nila, yung back to zero daw yan. Ang mahal kasi dyan sa, ano, 350 yata. Eh, mura lang pala yung pag machine. Sa 1-1 lang. Tapos bumili na ako ng isang, gusto mo, araw-araw mo babara. Hindi. Ba't ko nabanggit yun? Yung... Ano po yun? Ba't ko nabanggit yung pagmande? Yung lingkod ng Diyos. Sorry yan. Yung lingkod ng Diyos. So, yung pabayaan. Amen? Kung yun ay kung ano kayo. Kung gusto nyo talaga pagpalain. Kung gusto nyo tatuloy-tuloy yung gawain. Lalo yung mga baptist, pag nakita nyo yung mga kulto, nagnamayag pag sila, tapos yung baptist, nagugutom yung ano, yung anak ng pastor, parang nangyayari, parang nadidespise. Yung nangyayari sa amin yung pastor nun eh. Kaya nagsikap sila. Nadidespise yung ministry. Nasabi hindi, pinagpapala si pastor, eh, lalo na. Ano gagawin? Doble-doble na yung. Pero, kabalik na naman, kunwari ganito, natutuluhan kayo na tama, amen? Tapos magpapasalamat kayo sa Diyos, offer dito, magagamit yun. Yun ang gusto ko sabihin pala, no? Mas ating ngayon pera eh, para mas flexible kasi yung pera eh. At yung iba dyan, may mga, 4 minutes pa ako. Yung mga piloso po dyan, eh, yung mga offering, yung tithes, dapat yung prutas eh. O yan ha, prutas. Eh, pwede mo puro prutas. Para panggagasolina ko mo yung prutas. Susunduin natin sila Roble, oh. Sige, pastor, ito po yung prutas, oh. Convert mo na sa pera, and then gagamitin natin pang gasolina, di ba?
Sana nagkakaintindihan tayo, men. Mamaya po yung i-enjoy lang natin yung Psalms 105. Napaganda nun. Ganun din actually ang kwento nun. Pero isa-isa natin. So yan, i-review lang natin. Napaganda ng Thanksgiving message. Problema po iba na mag-focus lang saan-saan kasi huwag pasalamat lang, huwag pang sarili lang. Pero pag inaral mo pala yan, napaganda nga. Kaya again, sana matutunan natin yan. At maraming paraan para tayo magpasalamat sa Diyos. Amen? Kasi lahat na sa Kanya eh. So ano yung kailangan niya na actually hindi niya kaya tayo kailangan. Pero yes, binigyan niya tayo ng ano eh, ng privilege din, tsaka opportunity na pwede maglingkod, di ba? Nasabi ko na tuloy. Pwede maglingkod, magbigay, maglingkod. Ano yung mga ministry area? Ang dami sa singing, sa music. Importante niya, kahapon po talaga nag-struggle kami kasi talagang hindi pa rin train yung iba, magpakanta, mag-gitara, timing. So, pero darating tayo doon, amen? And then, yan, mag-lead. So, ano pa, salamat dyan. Kaya may mga award mamaya yung mga nakita naming tapat, ha? Eh, sinabad, mayroon nata silang sariling, ano yun. Okay na yan, bahala na siya dyan. Ano yan ba, mag-usapan natin, ha? Yan, so sana ma-appreciate natin. Yung medyo wala, makita rin nyo rin na, ano, eh sa church pa lang, lalo sa Panginoon, maganda sa Panginoon, hindi siya nagkukulang. Kung meron si Pastor, hindi ako binigyan ni Pastor kasi alam naman ang Diyos yun eh. So, kang pangpukas ni Galam eh. Ako yan eh, okay, tatampo yung ating awarding, eh. Alam niyo naman ako yung nag-judge lang eh. Kaya sakit nga ang ulo ko, basta yun, okay na yun. Eh, para, napakita ko naman sa inyo yung criteria, lalo tatampo, okay. Sige, anyway, again, salamat tayo sa Panginoon. Kanta tayo ng isa mamaya, and then marami pang bagay. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong napakarami niyong kabutihan. Nawa, hindi namin maibalik lahat sa inyo, Panginoon. At least yung mga gawa namin, katulad ng bata, Lord, tinuturuan niya kami ng magpasalamat dahil ito dapat namin gawin. Lumalalim din kami sa iyo, pagkakilala sa inyo, Panginoon. Naintindihan namin na pasalamat, hindi lang sa bibig. Sa nag-umpisa doon, maganda po yun, but later, makikita namin yung ano yung deserve nyo talaga. And pupunta po yan namin ang pag-aralan namin sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maayos na paglilingkod, mabiplease kayo, at magpapalaan nyo yung kami, at kapatid nyo po yung circle na yan. Kaya yun po yung pinagpalang buhay, hindi lang po dito sa buhay na to, Lord, dahil dito po ay walang perfection pa. Umakasa po kami, Lord, sa susunod na buhay, Panginoon, sa langit, sa milenyo. At sa future pa, Panginoon, pwede kami umasa talaga na kayo po ay magandang plano sa amin. Gagawin niyo po yun, ano yung deserve namin. Therefore, maging matalino kami, kami po ay maglingkod ng maayos sa inyo, Panginoon. Hindi pa makakaintindi ng gusto, Panginoon. Panginoon, at least yung mga ganitong mga pagkakataon, nakikita nila kami nagpapasalamat sa inyo, naglilingkod. Ay tumingin muna sa kanilang puso yung Panginoon, maintindihan nila dapat ayong purihin lagi at maayos, Panginoon. So, na po, Lord, nagkulang ang mga salita, Panginoon, para kayong pasalamatan. But, nawa, Panginoon, lagi kayong magpurihan. Dahil deserve nyo po lahat na yan. So, na po, Lord, Panginoon, again, salamat po sa lahat ng biyaya, mga kaligtasan din po, Lord, mga paggabay, protection, Panginoon, blessings. Kayo po ang purihan lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.